Magandang gabi po sa lahat at welcome to this week's edition of Scope on Air Forum dito po sa Manila Times Television Studio. And as usual po, wala lang tayo mag-revive ang ating pag-uusapan ay ang darating na Southeast Asian Games na dito gagawin sa Pilipinas sa umpisa sa November 30 hanggang December 11. Maraming pong lugar ang paggaganapan ng games sa New Clark City, sa Subic, sa Zambales, New Clark City sa Tarlac and Pampanga, Metro Manila, at meron din sa Laguna and Northern Luzon. At ngayong gabi ko, ang ating mga bisita ay ang team ng Duatlon. At saka isang nasingit na triathlon. Mga katika na po ito mga panlalaro natin ito, mga nagsipalalo na ito sa international competition. Ay pinangunahan ang kanilang coach, si Mr. Melvin Fausto. At ang mga players na sina. Sa isang triathlete ay si John Chicano. At ang iba pa, triathlete na duathlete ay si Jarwin Banataw. Ano to? Jesse Sabado. Joey de los Reyes, Emmanuel Comendador, at Efraim Lego. So coach, ano bang status ng ating preparation sa malapit na SEA Games? Ilang araw na lang? 20-something days na lang, right? 24 days na lang. Status ng preparation natin, anong nilagay? Ngayon po, nasa, ano na kami, almost nasa 80% na po kami ng training plan natin. So, ready-ready na po yung mga atleta natin. Hihingi na lang po natin ang suporta at panalangin ng mga kababayan natin na malayo to sa anumang kapahamakan o sakit at nawa pagtuloy-tuloy po tayo hanggang makarating po sa araw ng laro. Sa triathlon po kasi meron tayong individual, male and female. Tapos meron tayong bagong i-launch ngayon yung team relay na tinatawag. So mixed team relay po yan. So gold din po yan. Kaya tatlo sa triathlon at tatlo sa duathlon ang gold. Ang sabihin yung triathlon is men and women individual, plus relay. Plus mixed team relay. So dalawang kategory na po ngayon ang tamo. Dito lang sa atin? Dito pong gagawin. So apat na araw po. Ano percento? December 1 hanggang 5. Saan yung nag-goals? Paano pa magiging mag-overall champion tayo? May overall championship din ang alam, ha? Meron din po. Actually, tayo po talagang may hawak sa sa triathlon at saka duathlon. Ngayon pa. Pareho? Pareho po. Both duathlon and triathlon. Okay. Sa yung huli pong SEA Games natin, dalawang SEA Games sa Singapore at saka sa Kuala Lumpur, tayo po ang gold dyan. Yung unang duathlon po nung ginawa ng 2007 na tayo rin po ang lumahok, gold din po tayo doon. Kaya yung pagbalik po ngayon, tayo pa rin ang bansa na tinitingnan po nila para sa laro ng duathlon. Okay, so hindi naman experience pa? Siyempre, hindi ko? Wala ka pang experience international competition? Bali, meron po nung sa Malaysia po. Bali, nag-fourth po ako. Ha? Fourth placer po. Ah, fourth place. At sa Singapore po, fifth place. Bali, mga kasama ko din po yung kumuha ng gold silver at po. Okay, so anong tingin mo kaya? Manalo ng gold? Yes. Malaking chance po. Ha? Malaking chance po na tayo ang makakuha ng ginto. Iligo. Yung iba naman, si
ang Banataw. Anong yes, sir. Good evening po. Ha? Anong tingin mo? Yes, sir. Pipilitin po natin. Kaya naman po, sir. Kaya. Si Sabado. Dapat ito, kailangan Sabado lagi ang laro dito. Good evening po, baka... Good evening po. Kahit ang araw. Apo. Ano? Gagawin po na lang yung best po para sa bayan. Apo. Saan ka malakas? Cycling or running? Cycling po. And run. Yes, sir. Paano malakas doon sa dalawang yun? Sa bike po. Pareho? Apo. Inigo, saan ka malakas? Bali po sa bike po ngayon. Kahit din. Ako sa bike. Banataw. Ganun din po sir, sa bike din po ako sir, lumabawi. Diba, kaya paano nang tumakbo? No sir, kaya naman po tumakbo sir, pero yung point na kami yung mangunguna sa takbo, medyo sumasabay-sabay lang po sir. Actually, mahirap pong pagsabayin yung dalawa talaga. Pwede pong malakas ka sa run, pero sa bike, maiiwan ka. Sa duathlon kasi yung triathlon, ang bike po ang pinakamahaba na distansya. Kaya yan ang talagang kailangan nakaprepare talaga sila na mag-last sila. Si, commentator, ay, John, you play it. Anong expertise mo? Expertise ko po is cycling. Cycling din? Yes, sir. So, yan naman. Komendador? Sa takbo po. Sa takbo. Ba? Ano ba? Bakit? Naging ano ba? Naging truckster ka? Yes po. MTV po. Ha? MTV. Okay. So, ang talagang na si Inigo, man. So, ano na lang? Chicano, triathlon. Opo. Anong best mo? Bali, ngayon po, sa running po, mas kumpiyansa ako ngayon. Opo. Naging ano ko ba? Naging runner ka? Hindi po. Naging cycling po muna. Cycling po muna yung sports, tapos tinuruan na lang po ako mag-swimming saka running. Nag-cycling ka muna? Apo. Cyclist ko talaga? Apo. Bakit ka nag-transfer sa ano? Bakit nagtaklo yung sport ka ngayon? Noong 2010, mag-swim saka mag-run. So parang na-challenge po ako. Tapos yun, palaging nakakalaro sa international event. Okay, so... Tumusta naman ang track? Anong support ka? Ngayon po, ang support ng track is, nandyan naman po parate. Si Mr. Carrasco, wala naman po. Tuloy-tuloy naman po ang suporta niyan. Lalo na sa training, ito pong pasok namin ng training. Nakaalalay po parati sila. And ganun din po, parati rin ang update namin sa Federation. Yung mga international races, mga support nila. So, nandyan po parati yan. After 2017, ilang international competition ang sumariya na? After po, nung pagkatas ng yung Asian Games, naglaro po tayo ng Asian Games sa triathlon. Sa duathlon, marami pong experience, maraming exposure na nilaro. Like yung mga powerman sa Asia. Sa Malaysia, meron po yan. Sa Singapore, marami din. Saka yung trifactor, meron po mga supporting races na nag-lead po papunta dito sa SEA Games. Kaya in terms of exposure at saka yung experiences nila sa race, hindi na rin po sila malalayo sa mga makakalaban natin. Yung last international exposure nyo, sa Singapore. Sa Singapore po. Sinan yan? Actually, sa Singapore, parang yun ang national open nila. So, naimbitahan po yung team na maglaro doon.
At tayo naman ang kumuha ng mga medal. Tayo ang kumuha po ng medal. Itong taon na to? Itong taon na po, bago. Kailan niya? Kailan ba yung Malaysia natin? Ay, Singapore. Bago lang. October 27. October 27 po, bago lang. Before that, saan pa? Meron pong isang ginawa sa Malaysia. Malaysia. Sa Malaysia. Ba yun? Yung sa Trifactor. Ginawa rin po doon. September 22? Ito rin po September yun. Basta every other month na maganda po meron sila parating races. Na sinasalihan din po ng mga Southeast Asian, ano, ng mga competitors natin. Kaya doon pa lang nakikita na natin yung mga performance nila. Ano ang country bang malakas dito sa duathlon, triathlon? May duathlon muna. Sa duathlon po kasi meron ng ngayon ang Indonesia na kapapasok lang ulit. Ang Singapore, andyan din po ang Singapore. Hindi rin po natin mailalayo ang Malaysia kasi ang Malaysia meron din silang mga malalakas. Dahil sa running, kilala naman po ang Southeast Asia sa running. Kaya medyo mas tight po ang labanan pagdating sa duathlon. Sa triathlon? Sa triathlon, tayo po ang nagdodomina sa triathlon, ang Philippines. Dominating. Pero second po ang Singapore. Sa Asia, paano tayo? How do we feel? Sa Asia po, Asian level. Sa Asian level, sa triathlon, first time po na natapos natin on top 10, meaning na doon po tayo sa range ng mga Olympic level na time sa top 10, which is for us, malaking achievement po yun para umabot sa Asia. So, top 10? Top 10 po sa Asia. Ang standing natin? Ang standing po natin. Meron ka tayo Olympian? Wala po tayo sa triathlon. Qualified? Meron pa po tayo yung chance for next year pagkatapos ng Asian Games na gagawin sa Japan. So, isa rin po yung preparasyon yung pagkatapos ng SEA Games. Actually, doon na rin po tayo nakafocus ngayon pa lang para tingnan po natin kung ang Tokyo is para sa atin po. Ano lang yan? Triathlon. Sa duathlon naman po, mga Asian Games kasama na po yan. Saka sa World Games, meron na rin po ang duathlon. Okay, paano mo ma-i-describe ang status ng Pilipinas dito sa dalawang sport na to? As a individual sport po kasi ang duathlon at triathlon, malaki ang potential po ng Pilipino para mag-excel. Una-una ang duathlon and triathlon, hindi po siya height advantage na sport. It's more of endurance at saka speed. Na ang Pilipino, meron po tayo niyan. Kaya nga po, ganyan natin tinututukan yung sport na to for the past 15 years na nagde-develop tayo ng mga atleta sa iba-ibang lugar sa Pilipinas dahil nakakakitaan din po tayo ng potential kahit yung mga international coaches. 15 years pa lang ba ang triathlon center? Yung programa pong nabuksan ngayon is na ginawa po natin for the program is nag-run na po yun for 15 years sa Pilipinas. Pero ang triathlon po almost 25 years na sa Philippines na nag-umpisa. Triathlon, 25 na? 25 na po yan. Sa Subic Bay. Okay, ano ba kayong masasabi sa ating mga kababayan na ano mga papano dyan? Open? Open po yan. Sa Subic po. Ang start date. Bayad? Wala po. Wala pong bayad. Ay, mga ito yung bayad eh. Yung mga naka-indoor yata meron sila. Sa triathlon, punta lang po sila rin sa boardwalk sa Subic. Makikita po nila. Meron namang gallery. Meron po. May spectator. Meron naman po yan. Mainit sa Subic eh. Oo. Mainit. Mainit. Hindi ako buo bro doon. Hindi ka kayo mapapanood. Kung nasa lahat, inibitahan ko yung mga taga-Bohol po. Bohol? Saka yung mga Limasawa Island. Leyte. Yung mayor po.
saka yung ganyan sa... Manunod, eh, napakalayo. Dalhagan nito ang Maynila, pumunta po ang Lisa na Subic. Baka kaya rin lang pumunta dito, sir. Okay, so, ito Sabado. Iimbitahan ko rin po yung mga kaubayan ko sa, ano, sa mga tarong po. Sa tarong? Sa Pangasinan po, sana makalood po kayo. Ano ka pala eh? Kamuhayan ka ni Alvin Dosa. Kilala mo si Alvin Dosa? Mm-hmm. Writer yun eh. Saka si ano? Si FPJ. Ano? Oo? Ang matalang si FPJ eh. Matalang ka pala. Si ano naman? Michael? Pahala ba? Jomi po. De Los Reyes. Los Reyes. Sa mga kababayan po natin sana, ipagkasal na po kami na manalo po kami sa laro at gagawin po namin lahat para makuha po yung dito at saka or 1 and 2. And sa mga kababayan po namin na manood po kami at saan? Kababayan saan? At Vega, sa Bela City, Basilan. Saan? Basilan, Mindanao. Kapalalayo? Sana supportan niyo po kami. Kumdasal na lang. Yes po. Sino pa hindi? Good evening po. Ako po, taga Baguio po ako. Sino to? Jarwin Banataw, sir. Ah. Yes po. Banataw. Katagaling ko nga lang po kay Mayor last time. Sabi nga po niya, manonood siya sa akin sa Subic. Hopefully makarating po yung mayor namin. Malapit na yung Subic sa ano eh? Baguio eh. Yes po, sir. Kapag-i-adob lang sila sa buntok eh. Salamat po sa mga supporta pala sa mga taga-bag. Thank you po. Si pa? Si ano ito? Kanigo po. Kanigo. Sa Palawan? Sa Ilocos po, sir. Saan doon? Sa Galimuyon, Ilocos, sir. Galimuyon? Opo. Governor Ryan Sins. Unang-una po. Supporta ka ba yung Chabit? Opo. Full support ko si Gob. No. Governor Ryan. Kasi kaya lang ngayon eh. Si... nalang sa Narbacan? Hindi po. Mayor. Mayor sa Narbacan. Kasi ano? Si Mayor Chabit Singson. Chabit? O, tsaka ngayon po, kapapanalo pa lang ng ano, siyang parang mayor lahat ng municipality dito sa Pilipinas. Congratulations, Mayor Chabit. No. Tsaka po, nagpapasalamat po sa... sponsor namin si Sir Ernest Duitchaus sa walang sawang pagsuporta sa amin, si Sir Tom. Kaibigan ko siya dito, dahil ay pakiyaw. Opo, mahilig po. Kasama ko binagi yun. Kaya lang, mabait po, nakakanda yun. Hindi mabait po yun. Sige, ano, parang ano. Pwede na ito, ano? Yun po, yun lang. Kailangan po namin ng suporta ng bayan, ng bansa natin sa darating na upcoming SEA Games, hindi lang po sa triathlon at duathlon. Lahat po ng athletes na lalahok dito, hinihingi po namin ng panalangin nyo, suporta sa mga maglalaro. Of course, sa duathlon and triathlon, pumunta po kayo sa Subic para i-cheer natin itong mga masisipag nating atleta para doon po nila makita magbunga ang kahirapan ng training po nila. So, maraming salamat po. Maganda ka ba mag-selta kay Tatum eh? Hi everyone, I am Ziher Basho and welcome to the new Clark City where the 30th Southeast Asian Games will be held this November. Dito gaganapin ang tagiso ng mga atleta mula sa iba't ibang bansa ng Southeast Asian region. Magandang gabi po sa inyo lahat ulit at welcome na naman dito sa second portion of our
Scope on Air session dito po sa Manila Times Television Studio. At gaya na kanina, eh, siyempre ang ating pag-uusapan ay ang Southeast Asian Games na darating sa ating lugar sa November 30 hanggang December 11. At ang ating pong mga bisita ngayon ay ang bumubuo ng Russia team na kararating lamang mula sa China, Shanghai. At medyo nakapagtala sila. Nakapag-uwi ng dalawang silver medal at dalawang bronze. Okay, mga veterano na po itong mga ito. At umaasa din sila gaya ng triathlon and duathlon na kukuha nila yung overall championship na puso dito sa ating darating na Southeast Asian Games. Si Daniel, ang kanilang spokesperson, at siyempre siya una natin tatanungin. Ano ang status ng preparasyon natin ngayon, boss? Maganda ba ang preparasyon natin? Ilang taon na kayo nag-prepare? Okay naman po sir yung status ng preparation namin. So, bali yung Wushu team pumuntang China for 4 months para mag-prepare po. Opo sir, para mag-prepare. So, ngayon, kagagaling po namin from Shanghai sa naganap na World 15th World Wushu Championship, kung saan nakapag-uwi nga po tayo ng dalawang silver at saka dalawang bronze. So, yung mga achieve, yung resulta naman po ng 15th world po namin is okay naman po kasi yung mga ibang sea countries medyo nasa baba po namin. So, maybe... Sea countries nasa baba. Opo, sir. So, ngayon, medyo may chance po tayo, sir. 15th place tayo. 15th. Ah, hindi po. Yun po yung 15th world Wushu Championship. Pero sa tayo, 15th. Yung 15 tayo out of 37 countries. Hindi naman sama yan. 37? Not 37 ata sir. 100 plus actually. Ang mali yung inyong PR. Mali si William na sumunod. Kasi yung ano sir, yung 37 countries na yon, yun po yung may mga medals. Ah. Eh yung mga ibang medals, hindi ata nakasama. Kaya ganun sir. Medals. Ilang countries actually ang ano, sa field? More than 100? More than 100, sir. Mga 100 something? Well, hindi ko po alam, sir, yung specific count ng countries. Countries? Daming panaligahan na nag-mumusyo ngayon, ah. Okay, so... Yung 4 months din yun, training lang yun? Opo, sir. Sa China, Shanghai din? Hindi po, sir. Yung sa Sanda, sir, yung combative sports namin sa Chengdu, China. Sanda? Yes, sir. Saan yan? Sa Chengdu. Chengdu. Cheng, tapos D-U. T-S-E-N. Cheng, C-H-E-N-G. C-H-E-N-D. C-H. Chengdu. Yes, sir. Tapos yung isa? Sa Fujian. Fujian. Opo, sir. Bakit? Ang Wushu ba nag-originate sa China? Yes, sir. Nakayan ko kayo na minsan. Opo, sir. 4 months lang. Yes, sir. But before China, ano pang mga... Itong year na ito, ano pang mga international exposure, competition? Wala nang sir, yun lang. Wala na, yun lang. 4 months lang. 4 months, tapos yes, sa China... Itong last 4 months na ito. Yes, sir. Yung 4 months na yun na training, after 4 months na training yun, sir, may next... Yung sa Shanghai na, yun na yung competition namin na World Championship. Yun lang sir yung exposure namin this year. Sa tingin mo, maganda yung exposure na yun? Maganda po sir. Dahil nakapag-medal kayo? Opo sir. Tapos, first time diba ang Pilipinas na makapag-medal sa world? Hindi naman po sir. Kasi actually, ang Wushu nakapag since nag-start 1985, may mga world champion na po tayo sir. Wushu? Yes, sir. Ayon sa ano, yung Pilipino na ano? Ano yung pangalan na? Arvin Ting, Willy Wang,
kung kilala niyo sir si Willy Wang, yung nag-gold sa 2008 Olympics. World champion. Sino siya na yan? Willy Wang. Willy Wang. Samson ko. Ayan, Samson ko. Yes, sir. Yes, si Samson kailan ko. Kailan si Wang? Kailan? Si Wang, sir, nakalimutan ko, sir. Matagal na yan, sir. Mga veterano rin na coaches Samson. Na mga yan, sir. Samson, mga 80s na yan, 90s na. 90s na ata, sir. 80s. 80s, 90s. Pero yung naaalala ko... Si Willy Wang ang first natin. First world champion. Hindi po, sir. May mas late. May mas nauna pa. Sino pa? Hindi ko alam, sir. Hindi pa ata akong napapanganak nun. Ilang, dalawa lang, nag-world champion. Actually, marami, sir. Oo. Oh, kailang, nakalimutan ko lang. Sila Edward Palayan. Hindi, hindi. Oo. Palayan ba? May sa Sanda, sir, si... Divine Wally. Ano, Divine? Divine Wally. Ah, asan siya? Yung nag-bronze, sir, dyan. Andito ba siya? Wala po, sir. Nag-world champion siya? Opo, sir. Tapos, Arnel. Ano yung dito ang apelido niya? Divine o Wally? Wally, sir, ang kwan niya. Ang apelido. Chinese din? Hindi, sir. Siguro, ay, ito, Filipino yan. Kailan nag-champion to? Kailan lang? 2015. Tapos? Tapos, Arnel 2000... Mandal. Wala rin dito? Wala po, sir. Kailan yan? 2015 din, sir. Ano to? Saan yung ginanap yung anak? Kay Divine? Ay, itong dalawang to? Indonesia. Si Jesse Aligaga, sir. Jesse? Yes, sir. Jesse Aligaga. Saan yun? Yung sa Turkey nyo? Turkey. 2011. Denver. Marami na pala. Opo, sir. Actually, madami, sir. Nakalimutan ko na rin yung pan. Yung meron pa, isa nag-boxing eh. Sito yun? Malit siya. Pilipino, nakalimutan. Naging barkado ko pa kayo na. So, yan. Taga saan ka, ano, Daniel? Sir, taga Baguio po, sir. Ah, Baguio. Si ikaw, Miss Wong. QC po. Quezon City. Saan doon? New Manila. Santa Mesa lang yun. Tapa. New Manila. Ano yun? Ilang dating Forbes Park. So, mayayaman lang tayo doon. Hindi ko po alam. Hindi po ako mayaman. Opo. Susunod kita. Sabi ko hindi ka mayaman. Si, ano, ano, Tambunggara? Taga Sambuanga. Ikaw yun? Ako po. Sambuanga City? Ako po. Si Diaz? Iloilo po. Ilog ko. Okay, so yun. Ngayon, anong chance ha, Lord? Chance. Sir, hindi ko po masasabi, pero pagdating po ng competition, gagawin po namin yung best namin para magandang resulta, sir. Sabi na yan, doon na kayo magsasalita. Ang matawag doon sa inyo, arena ba yan? Sa amin, sir, ano? Ring. Sa amin, sir, tawag doon yung pinaglalaro namin is carpet. Ano? Carpet, sir. Tapos sa kanila, sir, platform. Walang, hindi siya, pan. Bakit? Platform, sir, yung sa kanila. Pala sanda? Hindi po, sir. Sila sanda. Taulo. Kami po is taulo. Ah, taulo kayo. Opo, sir. Ang taulo, sir, nilalaro? Sa carpet, sir. Carpet, oh, nakita ko, sir. Ang sanda. Platform ring. Mm-hmm. Ang pala natin naging champion eh. Oo, pakapot ako yan, ah. So, kasi magandang istorya, baka unang-una kasi hindi kilala yung gusto ng Pilipino eh. Nakala nga nila, ano eh,
laro ng Chinese to eh. Tapos nakita nila si ano, bomba. Okay, so ikaw, ano bang, anong pinakamataas mong ala? Champion ka nung? Nung 2017 SEA Games po. Oo. Mag-retain mo yung... Anong, ano bang... Wala namang division yung ano, ang taulo? Wala po. Wala po. Walang weight division? Wala po. Sa pagandahan lang ng sayaw? By gender po, male or female. Ano lang yung talagang gracefulness nga? Gracefulness po, tapos jumps, tapos yung quality po ng form. Maganda pala ko rin. Magandang maganda. Yung bang mga taga-taulo eh, no? Magaganda rin talaga. Magaganda at guwapo. Diba? Oh, yeah. Inadalong ba ba yan, sir? Tingnan mo nito. Proud. Eh, yun ba? Eh, baka iba, palalaki. Kasi ganito yan, sir. Eh. Pag sa taulo kasi, parang modeling yan eh. Magmo-model sa isang carpet. Form na, form, di ba? Pero hindi naman kailangan na pagwapo ka, mananalo ka na. Siyempre, yung skill mo pa rin, kailangan mong ipakita. Gracefulness nga yun, sir. Skills. Skill, o oh, hindi lang siya gracefulness, may lakas din ng talon, speed, yung galaw ng form mo, dapat maganda rin, sir. Ano-ano ingredients na? Grace. Gracefulness, sir. Speed. Speed. Tapos flexibility, sir. Tapos taas ng talon. Jumping, ano? Ano pa? Siyempre, sir, face value. Yan namang sanda. Wala ka sa nasuntok. Hindi lang, sir. May naglalad ang... Lad, sir, may headgear. Kickboxing na rin. Parang kickboxing na rin. Pero ang sa... Actually, sir, parang mixed martial arts ang... Salong. Sanda. Ang wala lang kasi sa sanda, sir, yung grappling, tapos ito, elbow. MMA. Parang lang, sir. Parang lang. Kasi andun yung, sa sanda kasi, sir, may pushing, may parang judo, tapos wrestling. Pati elbow kasama? Wala, hindi, sir. Po. Wala. Kick, wala. Merong kick, sir. Wala lang pong elbow. Sakit din pala, ha? Oo naman, sir, combat. Pag-aaralin ko yan. Kaya pa sana pag-aaralin ko eh. Pwede sir, sige. Okay lang yan. Masira mo ka eh. Pagwapo sir, okay lang yan. Ano? Mas lalong gagwapo. Taulo na lang. Pagkagwapo. Parang sinasabi niyong di gwapo to sir. Okay, sige. Ano pa? Anong kakang sasabi mo? Anong chance mo? Ano pong chance ko? Oh, sa mag-depend yung title. Every time po na magko-compete ako, gusto ko lang po na i-enjoy ko po yung game, yung competition. Enjoy. That's how nakaka-produce po ako ng magandang result. Hindi ka pressure. Maski na po may pressure, meron naman pong, lagi naman pong may sense of pressure. Hindi, enjoy ka. Have fun, di ba? Apo. Yun, have fun. Para walang pressure, ha? Apo. Tapos, siyempre, mayroon kang inspirasyon. Sino yun? Wala po akong source of inspiration or motivation. Talagang disiplina lang po. Wala ka pong boyfriend? Wala po. Wala ba kayong, ha? Wala ba kayong kapitbahay, ma? Hindi po ako yung pangkapitbahay. No, pang ibang bansa po ako. Galing. International. Bright pa ito, no? Bright. Mga taulo ba? Ganyan ka, bright. Lahat po kami taulo at sanda. Okay. Ano, nag-gold ka na, di ba? Opo, sir. 2013 at saka 2015, sir, SEA Games. Tapos, anong ngayon? Anong chance mo na mabawi ang corona? Gaya po kanina, sir, sa sinabi ko, sir, hindi pa ako nagpa-promise, pero gagawin ko po yung best ko, sir. Makita nyo na lang ako sa ano? Opo, sir. As long as wala akong... Ano sa carpet? Opo, sir. Nagawin ko yung best ko doon. Walang regrets. And that's it, sir. Okay.
Si ano naman? Si Russell, eh, yun na, si ano? Clemente. Clemente, sir. Clemente. Clemente Tabugar. Ah, yun, Tabugar. Nanalo ko na lang silver sa Asian, ibig sabihin eh, lutang ka na sa SEA Games. Angat na, angat ka na doon. Actually, sir, first time niya maglaro ng SEA Games. Ah, ganun? Oo, sir. Kasi ngayon, yung... kasi yung ano... second times, actually. Kasi yung previous na nag... nag-host ng ano... ng SEA Games, wala. Walang sanda, taulo lang. Ah, ganun. Oo, sir. Arte ngayon lang. So... ngayon lang may ulit. Pwede, pwede mag-gold ka. Pwede yan, sir. Mag-gold yan. Hindi, tsaka kung lahat ng SEA Games countries, tinalo nyo eh, di ba? Puro ba ano? Puro dapa. Mga tinalo. Hindi naman. Eh, hindi pwede kikimi-kimi sa laban. Dapat pag sinabi nyo, parang boxer. Patutulogin ko yan. Ikaw, ano, tiya, ano, Russell. Defending champion ko ba? Hindi po. First time ko po maglaro ng senior po nung sa Shanghai. Ano ay kong pangalan? Di Russell, ano? First time. Ano-anong chance mo? Nakita mo ng mga kalaban, di ba? Galing ka sa Asian Championship. World po. Nasa world pala. World. So, ako, oh, kaya-kaya. Lagay ko na rito, kaya-kaya. Actually, sir, si Russell, hindi po, hindi sir, po ako mag-SEA Games. Hindi siya maglalaro ng SEA Games. Ganun? Opo, sir. Parang siya yung naglaro ngayon ng... siya yung naglaro ng World Championship. Tapos yung may isa pang atleta, si Jesse Aligaga, yung sabi kong World Championship, ay World Champion. Siya naman yung maglalaro sa SEA Games ngayon. Aligaga. Sir, kasi pareho sila ng weight category, sir. Ah. Kaya pinag-separate sila. So, hindi ka sali? Hindi pa. Pera ka, pera. Pero mayaman yan, sir, kasi nanalo ng World Championship. Kasi yung silver, eh. Half million din yan, sir, ha? Half million? Oo. Oh. Pwede ba? Nabigay na ba? Hindi pa, sir. Hindi pa. Hindi pa prices pa lang. Matagal, matagal pa po yan. Lagi mo ipapalaw kasi baka maubos ng PSC. Pero si Aligaga, naging world champion din. Opo, sir. World champion. 2011. Saan nga kayo maglalaro? Bali yung wushu po will be held in World Trade Center. World Trade? Opo. Sa Pasay. So, we hope to see you there. And may bayad? Opo. May bayad yung ticket, so... World Trade Center. Center sa... kailan? December? From December 1-3. May bayad pala ba? Yung media kaya, may bayad din? Wala ka, sir. So, lahat sinipitan niya ba? Opo. Biasa ka eh. May gallery ba ron? Yung panolo rin mga tao? Meron po. May ano po. May mga seating naman po para makanood sila. Makanood? Makapanood? Opo. Kaya nga may suntukan. Saka ang event niya is sparring eh, di ba? Opo. May suntukan. Maganda panoorin yun. So yun, I hope sana yung mga kababayan natin naintindihan na kung ano yung wushu. Ano ba masasabi niyo sa sports na wushu? Anong tingin niyo, anong lagay ng mga Pilipino sa sport na yan? Siyempre, pinakabitarano sa inyo ikaw? Opo, sir. Ano? Actually, sir, mapa-Chinese ka man or mapa-Philippine or kahit anong lahi, kung talagang dedicated ka sa sports na wushu, pwede kang makipaglaban sa mga ibang, sa mga Chinese or mga ibang lahi din, sir. Magaya ng ibang mga kasama ko din, hindi wala man silang
dugong Chinese, pero nagwa-world champion sila, sir. Kaya sa sports na to, hindi, walang race or fun. Sa lahat kaya, ano, may dugong Chinese? Wala po, sir. Purong Pilipino, sir. Ikaw? Puro Ilocano? Sambonggenyo. Sambonggenyo. Iloilo. Baguio. Ilonggo. Yes, sir. Wala sa inyo Ilocano? Wala, sir. Pero amok nga Ilocano, sir. Pero marunong ako mag-Ilocano, sir. Ay, ano mo visa ba? Baguio, sir. Baguio rin? Mountain province ako, sir. Sino ba ang naging kasama niya ng world champion taga Baguio? Si Kitli Chan. Pero Chinese din yun. Si Ken Omengan. Oo, oh, yun, Omengan. Ilocano yun. Hindi, sir. Hindi na Ilocano. Igorot. Yung naman kaklase sa UP, Umainan eh. Ilocano eh. Kaya anong probinsya niya, Vince? Yung nanay ko po, taga Pangasinan. Pangalatok? Opo. Tapos tatay mo, China? Hindi po. Sa Pilipinas po siya pinanganak. One-fourth Chinese lang po ako. Saan siya galing na China? Saan China? Hindi po siya sa China pinanganak. Hindi, saan nga siya galing? Sa, yung lolo ko po sa ano, sa Guangdong. Ah, Guangdong. Apo. Malakas kayo kaya lang, kay Duterte, no? Chinese. Hindi nga po eh. Bakit? Depende. Depende po sa performance.